at mga kamani-manit, narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Dahil ngayon, ang ating mga pampaswerteng gagamitin ay maaaring makatulong para matanggal ang lahat ng klase ng kamalasan na nagaganap sa iyong buhay. Marami ka bang dinananas na kamarasa na gusto mong maalis? Sunod-sunod na problema? Sunod-sunod na pagkakasakit? Sunod-sunod na kawalan ng pera at nag-uumapaw na problema? Ang lahat ng yan ay pwede nating palitan ng kasaganahan, ng kaluwagan ng pera, ng pagpasok ng pera sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtaboy ng lahat ng uri ng kamalasan na meron sa ating mga buhay. Kung kaya't kinagamit natin ang pampaswerteng ritual gamit ang bulak, isang barya at asin. Ganito lamang kasimple ang ating pampaswerteng ritual na makakatulong sa atin upang guminhawa. Ibabalot mo lang ang piso at asin sa bulak at nang sa ganun, ang lahat ng kamalasan ay lumubay na. Pero bago ko sa'yo sabihin ang lahat ng sekreto, kinakailangan mong malaman at kinakailangan mong tandaan na kapag gagamit tayo ng piso katulad nito, ay tandaan mo, babalutin natin yan. Pero kapag pinalot natin yan, huwag mong kakalimutan na hugasan mo muna ang barya sa tubig na may asin kahit 5 minuto lang. Dahil nga ang gagawin natin ay pangtanggal ng negatibong enerhiya. Gusto nating tanggalin din ang negatibong enerhiya sa barya bago natin ito gamitin at bago tayo magsimula ng pampaswerteng ritual. Wala na natin ibalot ang piso na may asin sa ibabaw gamit ang bulak. Ayan, nabalot na natin ang piso na may asin. Pwede na natin itong ilagay sa lugar na sa palagay mo ay napakabigat sa loob ng iyong tahanan. Lugar na nagsisimula ang pag-aaway niyong mag-asawa. Ito ba'y madalas na nagaganap sa loob ng iyong kwarto? Pues, pwede mo itong ilagay sa loob ng kwarto. Kung madalas ang kaguluhan, pag-aaway sa loob ng sala, pwede mo itong ilagay sa loob ng sala. At kung sa palagay mo sa labas ng tahanan ay maraming mga chismosa na sumisira ng iyong pangalan, mga chismosang walang ginawa kundi pag-usapan ang buhay na may buhay, pwede mo rin itong ilagay sa labas ng iyong bahay para maitaboy ang lahat ng chismosang meron sa iyong kapaligiran. Ang paggawa ng ganitong kaswerteng ritual ay mapapabuti ang ating buhay dahil maitataboy natin ang iba't ibang uri ng kamalasan, maging tao man yan, maging negatibong enerhiya man yan, o mga espiritong ligaw. Katulad na lamang sa loob ng iyong bahay. Kung halimbawa ang iyong hagdan ay nagtatapos sa mata, alam nyo bang ang hagdanan na nagtatapos sa mata ay nakapagdudulot ng matinding kamalasan? Kung kaya't kung ayaw nyong malasin, simulan mo tong ilagay sa dulo ng inyong mga hagdanan. Maglagay ka sa dulo kung saan nagtatapos sa mata para ang kamalasan ay maiwasan. Ang hagdanan kasi, meron tayong bilang. Simulan mo sa oro, plata, mata. Bilangin mo ulit oro, plata, mata. Balik ka ulit sa oro, plata, mata. Ang oro ay kayamanan. Pag sinabi namang plata, ito ay okay lang. Silver po yan. Gold, silver. Pero pagdating sa mata, ito po ay nangangahulugan ng death. Kaya napakamalas pag ang huling hagdanan ay nagtatapos sa mata. Death po ang ibig sabihin nun, huling hagdanan na mata. Parang
Ibig sabihin niyan, lahat ng uri ng kamalasan ay mararanasan mo po. Okay? Pag nagtatapos ang hagdan sa debt, pwedeng merong mga madidisgrasya, pwedeng lagi kang walang pera, pwedeng laging merong may sakit sa bahay mo, at pwedeng laging may pag-aaway sa tahanan mo. Yan ang mangyayari kapag ang hagdanan mo ay nagtatapos sa mata. Kaya't itong proseso na to ay pwede nating pangontra sa hagdanan na nagtatapos sa mata. So, ibig sabihin, simpleng pangontra gamit ang piso, asin, at bulak, marami na tayong kamalasan na pwedeng kontrahin. Pwedeng kontrahin ang mga chismosa, pwedeng alisin ang negatibong enerhiya, pwedeng alisin ang mga bad spirit, at pwede rin iligtas ang bahay mo kung ang hagdanan ay nagtatapos sa mata. Ano pa ba ang naitutulong ng pangpaswerteng ritual na to? Ang isa pang bagay na itutulong ng pangpaswerteng ritual na to ay tanggalin ang kamalasan sa harapan ng iyong mga tahanan. Kung ang harapan ng iyong bahay ay maraming poison arrow, pwede mo itong ilagay sa harapang pintuan o kahit sa bintana. Kapag kasi sinabing poison arrow, yan yung mga naglalakihang puno, pader, o kaya naman end zone na mismong nakatutok sa pintuan mo. Pwede ring harapang pintuan ng kapitbahay mo, o kaya poste ng Meralco, kawad ng Meralco, malaking puno at maraming basura. Yan ang mga sinasabing poison arrow. Ang mga poison arrow na yan ay nagbibigay o nagdudulot ng kamalasan. Kaya't mas mainam na meron tayong pangontra yan para ang kamalasan ay hindi na magpapasok sa ating tahanan. Para ang kamalasan sa pintuan pa lang ay makontra na. Kasi ang mga black na yan o mga poison arrow na yan, yan yung mga humaharang. Yan yung mga humaharang sa mga swerte na pwedeng pumasok sa loob ng tahanan mo. At kapag naharang ang mga swerte na yan, ay hindi ka na siswertehin sa buhay. Kaya't alisin at tanggalin natin yan. Kaya tandaan, pwede tayong gumamit ito, ilagay sa pintuan para matanggal ang mga poison arrow na nagdudulot sa buhay natin ng iba't ibang uri ng kamalasan. Simpleng pangpaswerte pero ang daming nagagawa nito sa ating buhay. Pero huwag mong kalimutan na kung gagawin mo to Tuesday o Friday lang, gawin mo to sa umaga. At mas mainam, kapag gagawa ng isang pangpaswerteng ritual, dapat ay nadadasalan. Maraming maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang videong ito. Huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. Maraming maraming salamat mga ka-Money Magnet.